Hello guys! Sa video ito ay papakilala ko sa inyo kung sino nga ba si Kawaki. Si Kawaki ay isa sa major characters sa Boruto Naruto Next Generation sa anime at manga series. Siya ay parte ng organisasyon na Kara, isang organisasyon na kung saan ang goal nila ay ang maibalik ang vessel na nawala sa kanila. Katulad ni Boruto, siya rin ay nabigyan ng napakalakas na siya. Pero, sino nga ba talaga si Kawaki? Siya ba ang pumatay kay Naruto at Sasuke? Si Kawaki ay galing sa downtrodden village. He has no mother. At ang tatay niya ay isang manginginom. At araw-araw, siya ay inaabuso nito. Hanggang sa nagpakita sa kanya si Jigen. Pero, sino nga ba si Jigen? Masasabi natin siya ay descendant ng Utsutsuki. Actually, he is Utsutsuki. Siya ay vessel ni Ishiki Utsutsuki. Pero, sino nga ba si Ishiki Utsutsuki? Apparently, Utsutsuki operates in pairs. And he is Kaguya's counterpart. Ngayon naman, bumalik tayo kay Kawaki. Kagaya nga ng sinabi ko, si Jigen ay vessel ni Ishiki. So, hindi niya kayang kontrolin ang totoong lakas ni Ishiki at kailangan nito ng kapalit. Kaya naman, nangolekta siya ng mga bata galing sa iba't ibang village kung saan ang mga magulang ng mga batang ito ay gustong gusto silang ibenta o ang mga batang ulila na sa mga magulang. Ang mga batang nakolekta niya kabilang si Kawaki ay kanyang pinag-eksperimentuhan. Para malaman kung sino sa kanila ang compatible sa vessel na ito. At lahat ng bata ay namatay. Maliban kay Kawaki. He is the one who survived and success. At siya nga ang sumunod na nagkaroon ng vessel ni Ishiki Utsutsuki. Naging mabigat din ang pamumuhay ni Kawaki dahil sa pang-aabuso ni Jigen and suffering from having a karma seed. Kaya naman, tinangka nitong tumakas. Matapos nito, Kawaki was rescued at dinala sa Hidden Leaf and where is looked after by Naruto. Itinuring ni Naruto na si Kawaki ay parang kanyang sariling anak. At itinuring naman siya nito ng parang isang tunay na ama. Binigyan siya ni Naruto ng matitirhan at pagkain. Kasama rin siya ni Naruto na nag-iikot-ikot sa buong village. At madalas nilang pinag-uusapan ang isa't isa. At ito nga ang last. Madami ang nagtatanong kung pinatay nga ba ni Kawaki si Naruto at Sasuke? Ang tanong na ito ay sadyang nagpapagulo sa ating isipan. So guys, ito. Ano kaya sa tingin nyo? Ito ang sinabi ni Kawaki kay Naruto. I will be sending you to meet Seven. So sa tingin ko, my guess ay he just sealed Naruto kung saan. So ibig kong sabihin, hindi niya pinatay si Naruto. Now, bakit ko nasabing si Naruto at Sasuke ay hindi patay? Simple lang, because they are God. Naisip niyo ba na kaya ba ng isang Kawaki na patayin ang reincarnation ng mga God na nag-create ng ninja world? Seriously, they cannot be killed or easily defeated. At isa pa guys, meron pa akong isang reason kung bakit hindi kayang patayin ni Kawaki si Naruto. Noong nasa flower shop ni Naino si Naruto at Kawaki, nakita ni Kawaki si Jigen. Kaya naman, aksidente niyang nabasag ang hawak-hawak niya. Then, Naruto comes at niyakap niya ito. Matapos nun ay mas lumaki pa ang respeto ni Kawaki kay Naruto. And he also treats Boruto as new friend. So guys, this is only based on my opinion.
Kaya ito ang dahilan kung bakit di ko lubos maisip na kaya niyang patayin si Naruto. Naruto has done a lot for him. At dahil din kay Naruto, naranasan niya magkaroon ng isang tunay na ama at magkaroon ng isang tunay na pamilya.